Whoop! Yes, sir. Ngayon lang ito nakita, no? Ngayon lang kasi, ngayon lang talaga kami nagkaroon ng time na mag-band, mag-basketball. Eh, ngayon ko lang ulit nakita si Boss Tryke after ilang buwan din. Ako hindi lang sa ngayon ko lang nakita si Pao. Ngayon ko lang din siya nakita. Kahit sa YouTube, di ko siya nakikita lately. Ay nga ako eh. Alam mo naman ako, mahilig magpahingi. Pero ano, pag tuwing nagpapahinga ako. Magpapagod ka din. Oh, tsaka meron ako ibang venture sa labas ng, alam niya. Kamusta pala yung ano? Kamusta yung milk tea? Ayun, so far so good naman. Na-blessing naman, na blessed naman tayo sa mga nangyayari. Tatlo na yung branch na yun! Alam nyo na ha. Millionaire mind na talaga si Pao. Ang hirap eh. Ang hirap i-balance, boss. Hmm. Kasi kahit gusto ko mag-upload, pero parang hindi ko sa kayang pagsabay-sabayin sa ngayon. But it doesn't mean na parang tumigil ka na. Wala na na. Minsan kailangan mo rin talaga malaman kung ano yung mga priority. Kailan mo balak pumalo ulit sa YouTube? Malabas ko lang yung kape. Pag na-introduce ko na yung kape, automatically. Ano na ako, gina ako ulit. Yung saka, ang daming, ang gulo kasi ng mundo ngayon para sa akin, parang ang gulo ng Pilipinas, ang gulo ng internet world. Parang hindi pa nila kailangan isang Roger sa internet. Parang gano'n, parang chill mo na ako kasi ang dami nangyayari sa buong mundo. So ito na lang tatanungin kasi, huwag muna tayo mag-usapang internet. Abos. Yung kape mo, ano ba meron dyan? Hindi ba kami patutulugin yan? Ano bang binubuo mong kape? Yung kape ko, kapag natikman nyo yun, mas magiging magaling kayo. Matik? Hindi kasi ano eh. Hindi kasi ako kasi boss. Personally. Coffee person ka? Oo. Kumbaga yun yung ano ko eh. Pinagugutan ko ng lakas minsan. Ang tingin ko, kahit araw-araw ka magkape, okay lang. Oh. Araw-araw ka mag-milk tea, walang ganun. Oh. Pero kape. Pwede? Oo, pwede. So, naisip ko yun. Parang at least ako, coffee lover ako. Share ko rin yung personal preference ko tsaka personal ingredients ko, recipe sa mga taong sinusuporta. Yung mga beans ba yan? Nanggaling ba yan sa isang matinding bundok, dagat, ibang boss, bansa? Ang beans ko, pag nalaman nyo kung saan galing, basta support local tayo. Ang mga beans ko, fresh galing sa mga magsasaka ng Luzon. So, di mo nasabihin ko saan, pero local. Dan, pero local kasi naniniwala ako na yung ibang bansa, sa atin din kumukuha ng beans yan. May rebrand lang nila. So, sa ako, nakita ko ng isang parang farm na talagang nakita ko sarap ng kape nila. Binigyan nila ako sample. Tapos ilang buwan ko siyang inaaral. So, yun. Nag-materialize naman. Pero sana, supportahan niya. Hindi, susuportahan natin yan. Thank you. Kung kakailangan natin pasokin sa tier 1 office para walang makatulog doon at gumaling lahat, eh sabihin mo sa amin. Tsaka boss, ang kinatutuwa ako, rather than the store itself, naiimbitahan ako sa mga kung ano-anong fair, mga events na nagkikater ang Pabumi Cafe doon. So, yung, di ba dati, parang pupunta ako sa isang event, kaya SGS, may booth ng tier 1 doon. Bali mo, sa mga susunod pa naman, SGS, may Pabumi doon sa... Ako kasi, hindi ko medyo weirdo kasi pagka sa loob ng office, araw-araw may milk tea. Oh, tama. Pero yung araw-araw may kape, parang medyo katanggap-tanggap naman. Oh, tsaka, hindi naman lahat ng tao gusto milk tea. Ah. Kumbaga, darating araw, mawala lang sa milk tea, but ang coffee. Coffee is forever, sabi nga. Kala ko ba walang forever? Meron sa kape! Pero sa ibang bagay. Sorry, nakapupunan ako ng matagal. Anyway, okay, so mamaya feature ko na lang iba pang magbabasketball dito. Nagkita-kita lang kami dito kasi. Boss, thank you, ha. Magsusukatan na para sa Payaman League. At magkakalabasan na ng samahan ng loob sa Payaman League. Let's go, March. Okay, Mr. Greenhill. Anong masasabi mo sa Payaman League? Ready ka na ba? Sa kanino ka ba kakampi? Sa Payaman. Ah, sa Team Payaman. Team Payaman ako. Actually, gusto ko sanang kumampi doon. Kaso naisip ko, baka wala pa akong ginagawa, panalo na. So, bumuo ako ng sarili kong team para pag nagkalat man ako, wala silang choice. Putanginan yan! Kasi ako ang decision maker doon, di ba? Yun lang naman, pero ano yung expect mo sa Payaman League, ano, pare? Competitive. Yun mismo, competitive. Lalo na makakilalang tao yung kasali. Eh. So hindi lang biro-biro, talagang bungguan, physical talaga. Naupo! So alam nyo na, pag nakita ko si Trinil sa court, ititira ko na agad bago pa siya lumapit sa akin. Ito pala, kasama ko si Junie Boy. Yun nga, kinikwento ko kanina, dahil kakampi ako sa kanila. Kaso feeling ko, wala na akong gagawin, tapos panalo pa rin sila, kaya hindi na ako sumali sa kanila.
Para kahit magkalat ako, okay lang kasi wala namang magagawa yung mga kasama ko. Matik. Ay, pero lang ako. Tama lang yun. Di ba? Eh, pero anong expectation nyo sa Payaman League? Kami, kung kami tatanungin ngayon, boss, kinikilabutan kami dahil yung mga kasali talaga ang bigat. Mabibigat! Mabibigat! Kita mo ba? Mabibigat! Mabibigat! Lalo na si Kuya Nick, mabigat talaga. Kuya Nick! Wala pang leg yun. Oops! Oops! Sorry! Kuya Nick, oh. Sino yung pinakamabigat Bob's Basketball? No? Kung titignan natin, kami. Akala ko naman. Yung iba, oh. So, kayo talagang dapat abangan doon. Mabs. Mabs talaga. Mabs tsaka tier 1. Wala kaming gagawin doon. 100% no? May record. Mabigat rin yun. Sabi nga namin, kasi yung mga Mabs, nag-ML din yun. Habang naglalaro sila, may side bet tayo sa ano. Sa ML. Ah, pagdating doon, lamang kami doon. Usapang walang PC kalan. Yan, lamang kami dyan sa mga ganyan mga school. Kaso sila Kuya Nick, merong ano eh, Chakno, tsaka Zapno eh. Yun lang din. Medyo matindi din yun. Kasi malakas ang kapin ni Chakno sa referee. Totoo. Baka yung mga muse natin, madagit lahat ni ano, Chakno. Abangan pala nila yan, yung mga muse natin. Meron din. Grabe ang pakulo namin dyan, boss. Ah, yun. Sige. Abangan talaga ng mga tao yan. Abangan natin yan. Sige, yun lang. Payaman League. Bye-bye. Di ba pwede mag-trade? Kunwari kalagitnaan ng liga, baka gusto ko si Juni Boy sa amin na. Ah, pwede ko yan, pero magkakay kayo mga nidiyo. Wala na ba? Na mga trade eh, no? Di ba ganun yun? Pabayaran yung pipayaman ng isang isang. Marakap ka pa dun ah. Hindi, kung walang bayad, nililipan sa amin si Boss Tryke. Now lastly na lang, yung magkakaroon ng press con, maliit lang naman ang press con, so hindi optional kung may gusto sumama from your team to represent.
required lahat ng team na magkaroon ng isang muse. Tapos yung isa pwedeng kumayong manager. Siro, di parang sa inyo. Isang lahat ng talent namin. Yung hila yun lahat. Mayroon lang isa. So yun. Bayad pre, 25K. Isang muse, 25. Isang muse, tapos isang manager. Kung wala, okay lang din naman since tropa-tropa naman. So may, ayun. Nilalakad pa namin yung prices, pero meron for muse, tapos yun, typical na opening, parada lang, ikot, tapos para, ayun, parada, tapos ikot, tapos muse, yun lang. Tapos, on that first day, medyo magulo pa kasi kung lahat paglalaroin namin on the first day, or dalawang set lang, kasi yung sa oras. Pero we'll try to inform na lang din as soon as possible kung sino yung unang maglalaro, according to drop schedule. Yung mga kulang ng miss dyan, contact me lang. Ay, pagbili kayo sa akin. 25K. Millionaire mind. Bawi ang registration fee. Simula pa lang, bawi ka na eh. Kumita ka pa. Then yun, meron tayo Mythical 5 sa mga outstanding players. Then after nung finals ng ginyong awarding natin ng lahat, champion. So mukhang matutuloy na yata talaga to. At so, sa lahat ng gustong mag-sponsor dyan sa amin, sabihan nyo lang kami kung tumatanggap kami ng sponsors. And actually, we're looking for a coverage partner. If you're a telco or a sponsor or kung ano man na pwedeng tumulong mag-cover nitong Payaman League, let me know. Kasi I think this is a once-in-a-lifetime opportunity para sa lahat ng mga influencers at pagdating sa social media ngayon lang ito mangyayari. And ang sa akin lang, kaya sinusuportahan namin to is we want to unite everyone in the social media community na magkakilala-kilala at yun lang, maging magkakaibigan na rin through sports.